Nako, kailangan na naman nating punoy itong sobra na to para magbigay ng pera kay Baba. Kung hindi, patay na naman tayo. Sasaktan na naman tayo na. Lord, kayo na pong bahala sa araw ko. Bahala na sa asawa ko. Umangal lang po siya ngayon. Huwag niyo po siya gaanong pahirapan, ha. Make my day. Make her day. Anak, siguro sa oras na... Malaking halagang ito, ha. Mamimiss kita. Ingat lagi. Tatay. Nakakabiti naman yung Dota natin, no? Ano ba yan? Eh kasi naman, Brad, gutom na ako. Alas 6 na, oh. Kanina pa tayo nandun, kagabi pa. Eh paano? Tatalo na kayo nun, eh.
Kutulman talaga ako, teka, Brad. Oy, hello, hello, hello. Oh, ay, tignan mo to. May kausap na ako, te. JF niya yata. Ano ba yun? Ay, teka, oy, mauna na ako. Kasi, brother, alam niyo na po ba yung balita? Oo, kapatid. Kaya ako nga gagawin to eh. Kaya mo yan, kapatid. Oo, brad. Sa awa ng Diyos. Alam, Lord, kung kakayanin ko. Pero, para sa mga bata naman ito, ako nang bahala sa akin. Ngayon ko lang gagawin to. Kaya, Lord, tulungan mo ako. Lord, ito na. Nagsimula na ako. Lord, tulungan mo ako. Ako, kung kinakabahan ako. Lord, Diyos ko, asawa. Ikaw ang bahala. Anong gagawin ko? Malapit ni. Lord, ano ba? Bahala na nga. La, awan sa mga sila, Triaoy. Cellphone. Ako, nabihilin sa mama. Allah, matuman unta ang pagbuot nimo karong adlaw. Luwas ako sa tanang dautan. Dad-a ang mga makauban nako. Sa tibuok adlaw. Ano mo siya nagtuto? Talang sa kanina diri ako eh. Na! Uy! Uy, ba? Kaning cellphone mo? Ibili ni mo sa jeep.
sama na, kamakalapot niya. Sa sunod, ayaw bilin dito, ha? Uy, tingdug biya. Kay hugaw man ang asfalto. Nagadaliktik pa. Naglabok doy. Uy, tingdug biya, oy. Pagkatugay ni ani, oy. Ayaw! May mga bagay lang talagang hindi mo na mababawi. Nakakapanghinayang. Parang, ang hirap lang tanggapin. Mahirap. Oo, masakit. Pilitin mo man o hayaan. Gustuhin mo man o hindian. Huli na ang lahat. Sayang. Tarap ko dito kung baba. Ano ka ba? Oo, kaya pa natin natin. Doon, doon, tayo na yung makakil. Kaya, kaya. Tara, tara. Minsan, sa ating buhay, makikita natin ang sarili nating kaharap ang mga di inaasahang pagkakataon sa isang komplikadong sitwasyon. Madalas, hindi tayo handa upang harapin ang mga ito. Siguro hindi dahil wala tayong interes na maghanda, kundi marahil ayaw lamang natin makita ang sarili natin na napapagitna sa ganitong klaseng sitwasyon. Sa mga takot at pag-aalinlangan, handa ka man o hindi, isang tanong lang ang may iwan. Handa ka bang panindigan at isabuhay ang kanyang mga salita? Tapak sa mundong ibabaw. Bawat isa ay may kanya-kanyang storya. Storyang binuo ng mga karanasang gaano man koordinaryo sa ating paningin. May dahilan na dapat tanggapin at angkinin. Nakatutuwang isipin na batid man natin to o hindi. Ang mga storyang ito ay magkakaugnay. Ang bawat desisyon ay nakatali sa realidad na walang tao sa mundo ang nag-iisa. Ganoon din sa ating pananampalataya. Sa dami ng mga nakalatag sa mundo na pwede nating paniwalaan at yakapin, isa lang naman ang punot dulo ng mga ito. Katoliko ka man o Muslim,
may pananampalataya ka man o wala, hindi nating mapagkakaila na ang mahigit 6 na bilyong katao ay lulan lamang ng iisang paniniwala at katotohanan, na ang desisyong maging mabuti ay walang pinipiling oras o lokasyon, bukas man o ngayon. Nangangarap na mapasayo.